So, hello mga kasimpol. Nandito tayo ngayon sa malapit na hospital sa amin. Well, actually, sabihin na natin clinic to. Today is 22 of March. And magkakaroon tayo ng blood test. And yung blood test ni Miss Tara bukas. Siya sa akin ngayon. Blood test. Last blood test before the procedure ng ating treatment. So, andito na tayo sa hospital mga kasimpol. And kailangan natin pumunta ng 8-4. This is it. 8-4 tayo. Hindi na kapa. Saan kaya tayo? Usas to be. Andun tayo. Dito yata. Lang tayo dito sa waiting area kasi 8:30 pa. Yeah, dito tayo magkantay. It has been a long time. Yun ang pumunta kami dito last year. Ay, hindi last year. 2 years ago. Ayan. Dito din kami nagantay dati. Dapat matagal na to sinimulan eh. Pero dito lang tayo magantay. Tawagin naman yung name natin eh. 8:15 pa lang. 8:30 yung ano natin. Schedule. Appointment. So, hi mga kasimbol, nandito na tayo ulit sa bahay. And ngayon, ikukwento ko na sa inyo. Alam ko na nagtataka kayo kung bakit kanina wala tayo intro. Dire-diretso na tayo. So, nanggaling tayo ng hospital kasi today is the day ng ating IVF treatment. Yes po. Alam ko, hindi ko to nabanggit before, pero ito talaga yung pinakaantay namin, yung treatment na to na dapat 2 years ago pa siya nag-start. Pero nang dahil dito sa mga corona-corona and sa mga bagay na hindi ko pwede ikwento sa inyo, hindi ko pwede sabihin sa inyo, may mga bagay kasi na sa amin na lang yon. So, eto na nga, eto na talaga yung pinakaantay namin mga kasimpol na sobrang, as in, thank you Lord. Kasi alam niyo yun, yung gustong-gusto nyo na magkaanak, pero wala pa rin. So, eto na yung pinakaantay namin na yun nga, dapat 2 years ago pa siya nangyari or dapat last year pa, pero hindi nangyari. So, eto na yung pinakaantay namin. So, napanood nyo rin yung video natin na nag-ano tayo, bumisita tayo ng clinic, sabihin na natin na clinic lang yun, nagkaroon tayo ng blood test at semester kinabukasan kasi kinuha ako, yun na yung pinaka-last blood test na ginawa namin before kami nag-start dito sa IVF na to. As in, thank you Lord. Hindi na ako naging excited. I mean, mga simple, parang hindi na, I mean, alam niyo yung pakiramdam na napagod ka na kasi kakaantay. Napagod ka na umiyak, andami mo ng mga naranasan na ikaw lang talaga yung nakakaalam. And parang, ewan ko, pero eto na, dumating na talaga siya mga kasimple. So kanina, itong araw na to is para sa Cynarella. Hindi ko alam kung paano siya ano, sa English. Pero Cynarella siya in Finnish. Ito yung nasal spray. Yung alam niyo yon, yung i-spray siya dito. 1 and dito. Doon tayo mag-uumpisa hanggang ano siya, hanggang 14 ng April. Eto. Mag-uumpisa na tayo sa wakas mga kasimpol. Eto na talaga. Pasensya nyo na, medyo malungkot lang ako kasi hindi ko na alam eh. Parang nawawala na ako ng gana nga. Ayoko na umiyak kasi ang dami ko nang iniyak dito. And gustuhin ko maumiyak, hindi na talaga ako makakaiyak. And ewan ko. Ang daming hadlang na hindi ko maintindihan. Na ayoko nang anuhin yung sarili ko kasi ayoko nang bumalik doon sa pinagdaanan ko before na alam niyo yon na bakit sa akin pa nangyari yung ganito na gustong-gusto mo mag-anak pero wala eh, umabot ng 5 years tapos wala pa rin, tapos nangyari na, tapos meron na naman magiging hadlang. Pero ayoko siyang isipin na parang ayoko nang bumalik sa dati. Ayoko nang i-stressin yung sarili ko. Kasi, feeling ko tapos na ako dito eh. Iaano ko na lang to kay Lord. Ipapasa Diyos ko na lang talaga to. Sana,
wag mangyari yung kinakatakutan namin na if ever kasi na mag-stop to in the middle of yung treatment namin, babalik na naman kami sa umpisa at hindi ganun kamura yung mga bibiliin namin gamot. Pero tinanong ko si Mr. kanina, sabi ko na ano, itutuloy pa ba natin to? Kasi nalungkot talaga ako mga kasimple kanina nung nalaman ko. Sabi ni Mr. kanina, ituloy na natin to. Nandito na tayo. Positive yung sinabi ni Mr. kanina. Kaya sabi ko, okay, go na lang tayo dito. So, ayun. Handami natin kailangan bilhin ng mga gamot. And mamaya mag-start tayo ng Sionarela. Bibili tayo mamaya pagkarating ni Mr. And itong mga to, itong mga nakaikis-ikis na yan. Tapos itong nakaikis-ikis na yan for the whole month na to, mga kasimple. So, ayan na yung mga schedules natin. Kulang pa nga to. Ito na yung IV treatment natin na mangyayari. And sana talaga this year, meron na talaga kaming baby. Alam niyo yun? Alam ko malaking gastos talaga to. Pero ayoko nang istresin yung sarili ko. Ayoko nang mag-isip ng kung ano-ano. Kasi dito sa procedure na to, dapat hindi ka ma-stress. Ito yung para sa injections natin. And then yung sa Ovetrel, ito yung pinaka-last na injection na gagawin natin. So mga kasimple, nakabili na tayo ng Sionarela. Ano nga ba sa English? Sinarglo whatsoever. Pero ito yun. Ayan, 200 micrograms siya. And dalawa yung nabili natin, yung Logisteron. Sa mga nag-IVF dyan, alam ko na alam nyo to. So, ito hindi pa natin gagamitin. Ito lang yung kailangan natin gawin ngayon. So, inantay ko na mag-alas 7 para kinabukasan, alas 7 din yung pag-spray ko sa dito sa ilong ko. Mga kasimple, mag-start na tayo. So, kailangan natin tanggalin itetch. Pero, kailangan linis muna ng ano. Yeah. Kasama ko. Kailangan ko sige doon. First time ko, this one. Yeah, the ring. Take it off. Ayan. And then we need to try. Try natin kung merong lalabas. Uy, wala. No. Okay, now it goes. Okay. Kinagaban ako. Ano ba ito? Love you, do it for yourself. Good luck. Good luck. Good luck. Sabi siya. Ano ba ito? Hirap. Mahirap man ako. Dito muna unahin ko. Dito. Ah, dito ba? Ah, dito. Ay, Diyos ko. First time ko kasi maglagay ng ganito. And then, second. Hindi ko alam kung tama ba yun. Hindi ko alam kung tama. Pero, pumasok naman. Nakadalawang spray pa. Wow. First time ko kasi to. Parang napadami yata ako mga kasimple. Nakadalawang spray ako eh. Parang nadaalawas. Halalawas? Okay. Good job. That's 7? Yeah, exactly 7. Okay. Next day kaya yun? So, that's our day 1 mga kasimple. Good luck. Good luck to us. Parang nararamdaman ko yung ano. I can taste the... Parang... Nandito sa lalamunan ko. This is my first time. Goodness. First time sa lahat ng first time mga kasimple. Sige lang. Oh, sana hindi ako nagano, hindi ako nasobrahan ba kasi nakadalawang ano ako, dapat isang ano lang. Tomorrow again, tomorrow morning at 7 in the morning. So, evening time, kailangan na natin maglagay naman. And nararamdaman ko yung side effects niya sa hindi maganda. Pero, kailangan natin to para sa ating mga... Yeah! Get ready with me again. So, ganito pala yung tama talaga.
Maganon mo, tapos mag-i-expert ka nito. Mag-i-expert ako nito. So, hello mga kasimple. Today is 12th of April. And kakagaling ko lang ng work. At nakatanggap tayo ng hindi magandang balita. Excited na sana ako kasi sa 14 ng April, which will be the next day, ay injections na sana namin. Ay, ako lang pala. So, excited din sana ako kasi dumating yung menstruation ko. Usually, dapat mga 14 or 15 pa sana siya darating. Pero naging mas early siya today. So, para sa akin, naging magandang good sign yun. Kasi isa sa mga nire-require nila is dapat mag-start muna yung period mo bago mag-start yung injections na mayayari. And sobrang excited ako kasi akala ko yun na. Syempre, ito yung pinakaantay namin na sana magtuloy-tuloy, pero nakatanggap tayo ng balita. Yun nga, sa nasabi ko before, bago tayo nag-start ng ating Cinerella na nasal spray, na meron nga parang mayroong hadlang talaga. So, ito na yung hadlang, mga kasimple. Sad to say, kailangan natin mag-stop ng ating treatment dahil dito sa welga ng mga healthcare workers. So, apektado yung treatment na gagawin namin. So, tumawag kanina yung doktor kay Mister habang pauwi ako. Sabi niya, hindi na daw matutuloy. Kailangan ihinto yung treatment namin. Kaya, sobrang excited namin kasi akala namin talaga magtuloy-tuloy na, pero sabi ko na dapat hindi talaga ako umasa. Pero syempre nandun pa rin yung hindi pa rin may iwasan ng umasa kasi nag-start na nga. And parang manhid na ako, mga kasimple. Wala na akong maramdaman kasi dahil dito sa paulit-ulit na mga disappointments na walang tigil. So, yeah. Kailangan natin mag-stop ng IVF treatment. Back to zero na naman kami. Hindi ko alam. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam kung anong wala. As in, wala na akong maramdaman. Feeling ko, kung mangyari, okay. Kung hindi, hindi. Gusto lang naman namin magkaroon ng anak. Pero ang daming hadlang. Nakakapagod. Kailangan namin to. What can we do? Buti na lang talaga hindi namin binili yung mga gamot agad. Pinareserve lang namin. And sana nga, ngayon na sana namin yung kukunin eh. Kasi by 14, mag-start na yung injections. Pero ewan ko. Hindi ko alam. So yeah, mga kasimple, that's the bad news.
Hindi ko na alam kung ano sasabihin ko, hindi ko na alam kung ano yung isipin ko. So see you na lang kung kailan ulit tayo magsisimula. Alam mo yung ang dami mo na iniisip, excited ka na. Kunwari, pag nabuntis ka next month, mga anak ka ng mga February or di kaya March. See you na lang next time, ah.